Kinabukasan, paggising, Athena's point of view. Fuck! Ang sakit ng ulo ko! Nasapo ko ang ulo dahil sa matinding kirot na nararamdaman. Kung kaya't minabuti kong bumangon sa kama kahit pa parang binibiyak ang ulo ko. Nang makatayo ay tumingin ako sa wall clock. 11 o'clock a.m. Kahit bahagya pang nahihilo ay pilit kong tinungo ang banyo at agad na naghilamos at nagtoothbrush. Nang matapos ay sinuklay ko lamang ng kamay ang aking buhok na bahagyang nabasa. Pagkatapos ay tuluyan na akong lumabas ng banyo. Nagpalit ako ng simpleng pambahay, isang oversized t-shirt at maluwag na shorts. At matapos magbihis ay lumabas na ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Naabutan ko si Papa na nagluluto doon, marahil ay para sa tanghalian. Nakatalikod siya sa akin, ngunit marahil ay naramdaman niya ang presensya ko dahil bigla na lang siyang nagsalita. Mabuti naman at naisipan mo pang gumising. Huminto siya sa ginagawa at humarap sa akin pagkasabi nun. Baka sa mukha niya ang galit. Anong pumasok sa kukote mo, Athena, at naglasing ka ng ganun? Fuck! Ano naman sa'yo? Don't act like you care. I don't need it. Blanko lang ang ekspresyon ko habang nakatingin kay Papa. Hindi ko rin siya sinagot at sa halip ay kumuha ako ng tasa at nagtimpla ng kape. At pagkatapos ay walang pakialam na naupo sa silya na naroon. Narinig kong bumuntong hininga si Papa bago tumalikod nang walang makuhang sagot mula sa akin. Pinanood ko naman siya nang naglalagay ng gulay sa kung anumang niluluto niya, habang ipinagpapatuloy ko naman ang pagkakape nang walang imik. Ilang saglit pa ay muling nagsalita si Papa habang nakatalikod pa rin sa akin at abala sa paghahalo ng niluluto. Hindi mo man lang ba tatanungin kung paano ka nakauwi rito? Sarkastiko ng tanong niya. Napaisip naman ako nang marinig yun. Paano nga ba? Sino naghatid sa akin dito? Sa tanong kong yun sa sarili ay agad namang nagbalik sa alaala ko ang mga pangyayari kagabi. Kung bakit kinakailangan kong uminom para lang madistract ang kakaibang pakiramdam ko sa Perseus na yun? Bakit nga kaya ganun ang nararamdaman ko kapag malapit sa akin ang ungas na yun? May samaligno siguro ang lalaking yun? Kasabay nun ay naalala ko rin ang kwalang hiyaang nagawa ko sa kanya nang sukahan ko siya dahil sa labis na kalasingan. Lihim ako napailing dahil dun. Kaga ka, Athena! Di ka na nahiya! Sinukahan mo pa yung tao! Bastos! Mabuti na lamang at may nagbagandang loob na tawagan ako. Isang lalaki na nagpakilalang Perseus Morgan ang nagsabing nasa isang barka at lasing na lasing. Siya din ang tumulong sa akin upang iuwi ka dito. Sa sinabing yun ni Tanda ay bumalik ako sa wisyo. Napakarami ko na palang utang na loob sa lalaking yun. My God, Athena! This time ay humarap na si Papa sa akin. Seryoso ang itsura niya at halatang nagpipigil lamang ng galit. Ako naman ay nakatungo lang habang humihigop ng kape. Ayaw ko rin kasing tingnan ang nakakainis niyang pagmumuka. Look at yourself! Kababae mong tao, naglalasing ka? Hindi ka na nahiya. Paano kung masamang tao pa lang ang lalaking kasama mo doon kagabi? Napahama ka pa. And worse, baka na-rape ka pa. Ang tigas ng ulo mo. You're 23 and yet you are stubborn. Hanggang kailan ka magre-rebelte, ha? You're childish! You're selfish! Hindi mo man lamang iniisip na may nag-aalala sa'yo! Fuck! I really hate this old man! Inilapag ko ang tasang hawak at tiningnan ko siya ng blankong tingin. Ilang beses ko nang tinatanong sa'yo kung bakit lagi kang nagpapanggap na nag-aalala sa'kin. Pero hanggat hindi ko pa rin alam kung bakit, pa? Natatawa pang kunwaring saad ko. Masama ang tingin na ipinukol niya sa akin dahil sa sagot kong yun. Nagtiim din ang mga bagang niya dahil sa galit. Sa tingin mo bakit, Athena? Balik tanong niya sa akin. Nagkibit-balikat lang ako, nang aasar. Dahil nag-iisang anak kita. Sarili kitang dugo at laman, kaya nag-aalala ako sa'yo. Pasigaw na turan niya. Tang na? Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo? Ngumisi ako. Pagkatapos ay pinukul siya ng nang-uuyam na tingin. You want me to believe that, pa? Oh, come on! Umiling-iling pa ako, saka pumalatak. Di mo ako maluloko. Ang sabihin mo, takot ka lang na kapag nawala ako, di mo na ako magagamit sa pansariling plano mo. Huwag ako, pa. Kilala na kita. Sa labis na galit ni Papa ay hindi siya nakapagtimpi at hinampas ng dalawang palad ang lamesa na naglikha ng ingay. Nanlilisik rin ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ganyan ba talaga kakitid ang utak mo, Athena? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Isa ba akong walang kwentang ama para sa'yo, Athena? Mariin niyang wika.
habang nakakuyom ang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Hindi ako nagpa-apekto sa galit na ipinapakita ni Tanda. Sa halip ay kaswal lang akong uminom ng kape at walang emosyon siyang pinagmasdan. Oo, ayaw ko sanang isatinig yun, ngunit huli na. Napansin kong lumambot ang ekspresyon ni Papa dahil sa sinabi ko, maging ang mga mata niya ay kakakakitaan ng ibayong lungkot. Nice pa! You're a best actor! Bakit? Hanggang ngayon ako pa rin bang sinisisi mo sa pagkamatay ng mama mo, Athena? Gumaralgal na ang tinig niya pagkasabi nun, habang ang mga mata naman niya ay malamlam na tila iiyak na anumang oras. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya at ibinaling sa iba. Ayaw kong makita na ganun ang itsura niya. Naiinis ako. Naiinis ako dahil alam kong pakitang tao lang ang matandang kukluban yun. Sino pa ba ang dapat sisihin? Ikaw lang naman, di ba? Ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng mga kamalasan na nangyayari sa buhay natin, pa? Saad kong may bahid ng galit at hinanakit ang tinig habang nakatingin sa kawalan. Lagi kang nakikialam sa buhay ko. Pilit mo kong ipinapakasal sa taong di ko naman gusto. Kaya ikaw lang ang dapat sisihin sa lahat ng to, Papa. Ikaw lang! Oo, alam kong kasalanan ko kung bakit nagawa yun ng mama mo. Pero hindi mo ba nakikita na nahihirapan din ako? Nawalan ako ng kabyak, walang kasing sakit yun para sa akin, Athena. Araw-araw sinisisi ko ang sarili ko dahil dun. Maulit-ulit kong sinasabi na sana ako na lang ang nawala. Pero pinilit kong maging matatag para sa'yo, anak. Bumangon ako para sa iyo, Athena. Ngunit tila ba ngayon, pati nag-iisang anak ko ay nawala na rin sa akin. Nabasag na ang boses ni Papa nang sabihin yun. At kahit di ko siya tingnan ay alam kong umiiyak na siya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili. Dahil sa mga oras na yun ay naninikip ang dibdib. Paris nung nawala si Mama. Iniisip ko lang ang kinabukasan mo, anak. Kaya kung gusto kitang ipakasal kay Cyril dahil kapag nawala ako, wala akong maiiwan na kahit anong yaman sa'yo, anak. Ayokong mamatay ako na hindi ko nakikita ng maayos ang buhay mo. Umiiyak pa niyang dagdag. Nang mga sandaling yun ay hindi pa rin ako tumitingin sa kanya. Ngunit tagos sa puso ko ang bawat kataga na sinasabi ni Papa. Tila ba isa yung patalim na unti-unting sumusugat sa puso ko. Hindi ko mawari kung bakit kailangan kong makaramdam ng ganun. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya. Nasasaktan ako at di ko alam kung bakit. Naramdaman ko rin ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Subalit pinigilan ko yun. Hindi ako iiyak. Hindi sa harapan niya. Lumunok muna ako bago magsalita. Pinatatag ko ang sarili na huwag magpadala sa emosyon na unti-unting bumabalot sa akin. Nilabanan kong sariling damdamin. Itinago ko ang nararamdaman. Hindi mo alam ang gusto ko, pa. Hindi maibibigay ng sinasabi mong yaman ang kasiyahan ko. Simple lang naman ang gusto ko. Ang bumalik si Mama. Siya ang nagpapasaya sa akin, pa. At hindi ang pera o ang kinabukasan na sinasabi mo. Pumiyok na ang boses ko dahil sa huling salita na binitiwan ko. Marahil ay sa sari-saring emosyon na lumulukob sa pagkatao ko. Subalit kamanghamanghang napagtagumpayan kong pigilan ang pagpatak ng luha ko. Kahit panilalamon na rin ako ng sobrang lungkot, ng galit, ng sakit. Alam ko sa aking sarili na kahit kailan, hindi ko matatanggap ang pagkawala ni Mama. Maging ako ay yan ang hangad, Athena, ang bumalik ang iyong Mama. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Papa. At kahit nga hirap ay nagpatuloy pa rin siya sa paglilita niya. Ngunit kailangan nating tanggapin na hindi na mangyayari ang nais natin, anak. Hindi na babalik ang Mama mo. Kailangan nating tanggapin na wala na ang Mama mo. May rason ng Diyos, anak, kung bakit niya kinukuha ang mga mahal natin sa buhay. Kailangan lamang nating tanggapin kahit masakit, kahit nakakabaliw ang sakit. Humahagulgul ng saad niya. Hindi ko pa rin magawang tingnan si Papa, kung kaya't nakabaling pa rin ako sa kawalan. Pero alam kong hindi ko maluloko ang sarili ko. Pilit ko mang itago ang sakit, sa loob naman ng puso ko ay umiiyak ng mga sandaling yun. Sana, anak. Sana mapatawad mo ko balang araw. Pagpasensyahan mo na kung nagkaroon ka ng ama na tulad ko. Isang napakawalang kwentang ama. Isang duwag na ama. Subalit isa lamang ang tatandaan mo, anak. Pinutol ni Papa ang sinasabi at nahinuha kong nakatingin siya sa akin ng mga sandaling yun.
Hindi ako perpektong ama. Subalit walang kasing perpekto ang pagmamahal ko para sa'yo, anak ko. Hindi yun matutumbasan ng kahit na sino. Mahal na mahal kita, Athena. Madamdaming usal pa niya sa kamalakas na humagulgol. Sa narinig kong yun ay tuluyan ng tumulo ang kanina ko pang pinipigilang mga luha. Galit ako kay Papa. Pero dahil sa mga sinabi niya ay nakaramdam din ako ng matinding sakit na hindi ko mawari kung para saan. Kung kaya't bago pa niya makita ang mga luhang yun, ay mabilis na akong tumayo at nilisan ang lugar na yun na hilam ng luha ang mga mata. Athena's point of view. Maaga akong umalis ng bahay kaysa sa normal kong pag-alis pag nagpupunta ng racing club. Ayoko siyang makita. Oo, galit ako sa kanya pero mas galit ako sa sarili ko. Galit ako sa sarili ko dahil gusto ng puso kong maniwala sa mga sinasabi ni Papa. Pero ang isip ko ay nagsasabi naman na kasinungalingan lang ang lahat. Nakarating ako sa racing club na parang wala ako sa sarili. Mabuti na lang at hindi ako naaksidente. May mga kakilalang bumabati sa akin pero puro tango lang ang sinusukli ko sa kanila. Marami-rami na ring tao ng mga oras na yun pero maaga pa. Isang oras pa bago magsimula ang karera. At pinili ko talagang pumunta ng mas maaga. Pakiramdam ko kasi ay napapaso ako sa bahay. Lalo na't kasama ko ron ang matandang yun. Dumiretso ako sa field na naroon na nalalatagan ng Bermuda grass. Ang harap naman nito ay isang ilog kung saan sa kabilang bahagi ay natatanaw ang mga kabahayan. Malinis naman ang ilog dahil alaga ito ng pamunuan ng lugar na yun. Medyo madilim rin sa parting yun pero may mga ilaw naman ng poste malapit sa kalsada kung saan isinasagawa ang karera na bahagyari naman tumatanglaw sa kinaroroonan ko. Humiga ako sa damuhan at inunan ko ang dalawa kong braso sa ulo habang ang mga binti ko naman ay pinag-ekis ko. May problema ka na naman ba? Tanong ng isang pamilyar na boses. Nakauwi na pala siya? Hindi ako tumingin sa pagkakahiga. Hindi rin ako nag-abalang bumangon para alamin pa kung sino yun. Dahil boses pa lang ng isang to ay memoryado ko na. Naramdaman kong humiga din si Seichi sa damuhan di kalayuan sa akin. Kailan ka dumating? Kaswal na tanong ko. Kanina lang. Hindi na ako umimik at pinagmasdan ko na lang ang madilim na kalangitan. Napansin ko rin walang buwan at bituin. Uulan pa yata. Nag-away na naman kayo ng Papa mo, no? Bumuntong hininga ko. Oo, naramdaman kong tumagilid siya paharap sa akin. Ako naman ay nanatiling nakatihaya lang at nakatingin sa madilim na kalangitan. Ano naman ang pinagawayan nyo? Usisa pa nito. Bumuntong hininga pa ulit ako bago nag-umpisang magkwento sa kanya. Sa buong kwento ay nakikinig lamang siya. Ito ang isa sa gusto ko sa ugali ni Seichi. Hinahayaan lang niya akong magkwento habang siya ay matamang nakikinig lang sa mga sentimento ko sa buhay. Baka naman talaga nagsisisi na si Tito Ronald? Tanong ni Seichi pagkatapos niyang marinig ang naging dahilan kung bakit kami nagkasagutan ng matandang yun. Bumangon ako sa pagkakahiga at umupo ng pa-engine seat habang si Seichi naman ay nakatingala upang makita ko. Di ko alam. Kung nagsisisi man siya, hindi pa ako handang tanggapin yun. Masyado pang masakit eh, sagot ko habang nakatingala sa madilim na langit. After all these years, ang tagal na nangyari eh, Tina. Why not try to listen to Tito Ronald's explanations? Why don't you try to forgive him? Tuwing naiisip ko kung paanong nagpakamatay si Mama dahil sa kanya, sa tingin mo paano ko pakikinggan ang paliwanag niya? Sa tingin mo, Seichi, paano ko siya magagawang patawarin kung yung matandang yon ang may kasalanan kung bakit miserable ang buhay ko ngayon, ha? Paano? He does not deserve to be forgiven. Mariin kong turan ng may namumuong luha sa mga mata. Ramdam ko ang pamimigat ng dibdib dahil sa mga sinabi kong yon. Maging ang mga luha na nakadungaw na sa gilid ng aking mga mata ay nagbabadya ng pumatak. Ramdam ko ang galit, ang sakit, ang lungkot. Kaya naman yumukod ako upang itago ang muka kay Seichi. Pero naramdaman kong bumangon siya sa pagkakahiga sa Bermuda grass at saka tumabi sa akin. Pagkatapos nun ay hinagod-hagod niya ang likod ko. Dahil dun, unti-unti nang ang pumatak ang luha ko. It's okay to cry because somehow it helps to lessen the pain. Normal lang ang umiyak dahil nasasaktan tayo. Normal lang masaktan kasi tao tayo. Huwag mong parusahan ang sarili mo sa isang bagay na di naman ikaw ang may kasalanan, Tina. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. You have to move on. Sinserong wika ni Seichi habang marahang hinahagod ang likod ko. Sa isang saglit, nanumbalik ang lahat ng sakit at lungkot na ilang taon ko nang pilit ikinukubli sa puso ko. Ang sakit at lungkot na naging dahilan upang tumigas ang puso ko.
Ang pagkamuhi ko sa sarili kong ama na naging dahilan upang baguhin ko ang pagkatao ko, ang pananaw ko at ang paniniwala sa buhay. Pilit kong binago ang sarili dahil ayaw kong kaawaan ako ng ibang tao. Pinili kong ipakita ang suwail at demonyong pagkatao ko dahil gusto kong ikubli ang sakit at lungkot sa puso ko. Pero hindi ko pala kaya. Kailangan ko pala ng mapagsasabihan ang dinaranas ko. Naisip ko rin na kahit nagtagumpay man tayong ipakita sa iba na matapang tayo, hinding-hindi natin maitatago sa mismong sarili natin ang katotohanan. Maaring malinlang natin sa panlabas na anyo ang mga tao sa ating paligid, pero hindi natin malilinlang ang sarili natin. Hinding-hindi. Gano man tayo katapang, darating pa rin tayo sa puntong kailangan natin ng taong makakasama. Kakailanganin pa rin natin ng taong makakapagparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. Dahil sa mundong to, hindi tayo lamang nilikha ng Diyos para mag-isa. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, sanhi ng halo-halong emosyon, ay ang tahimik kong pag-iyak ay naging hagulgol. Umiyak ako ng umiyak habang nakatungo sa dalawa kong braso. Si Seichi naman ay tahimik lang na panay ang paghagod sa likuran ko. Lubos kong pinagpapasalamat dahil kasama ko siya ngayon. Ang taong puno man ng kalokohan ng pag-iisip ay may mabuti at tapat namang kalooban. Ilang minuto rin ang itinagal ng ganun lang kami ni Seichi, hanggang ang malakas kong paghagulgol ay naging hikbi na lang. Sumisinghot-singhot na rin ako noon pero hindi pa rin ako nag-aangat ng tingin kay Seichi. Nanatili lang ako nakatungo habang nakatunghay sa madilim na ilog na nasa harapan ko. Itinigil na rin niya ang paghagod sa likod ko, ngunit kahit di ako nakatingin sa ungas na to, ramdam kong malamlam niya akong pinagmamasdan. Ay okay na, be, tina. Maya-maya pa ay pukaw ni Seichi sa pananahimik ko. Gusto kong matawa sa damuhong to dahil sa pagtatangka niyang tawagin akong babe. Marahil ay iniisip pa rin niya ang naging pagtatalo namin nung nakaraang araw dahil sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili na fiancé ko kuno kay Precious. Hindi pa kasi kami nakakapag-usap simula nang mangyari yun. Ngayon lang, pinunasan ko ang mga mata bago nag-angat ng tingin sa kanya sa kamarahang umiti. Okay na ako. Salamat, Seichi, dahil nandiyan ka lagi sa tabi ko. Sinsero kong saad sa kanya. Ngumiti naman ang damuho ng malapad pagkarinig nun. Ano ka ba? Wala yun? Magkaibigan tayo, di ba? Basta, kung kailangan mo ko, andito lang ang knight in shining, shimmering, splendid armor mo. Ngingiti-ngiti pa niyang sabi. Sa sobrang pagkakangiti pa nga ng ungas, halos hindi na makita ang mata sa sobrang pagkasingkit. Nakadrag sa ata ang loko. This time, ay natawa na ako ng tuluyan. Magaan na rin ang dibdib ko. Pakiramdam ko, nabawasan ng ilang kilo ang mabigat kong dinadala doon. Gago ka talaga, kung ano-ano na naman sinasabi mo. Nakadrugs ka ba? Natatawang buska ko pa sa kanya. Malakas naman siyang humugot ng hininga na tila nabunutan ng tinik. Buti naman at tumawa ka na. Ho, yay! Kanina pa ako nahihirapan eh. Di ako sanina nagdadrama ka? Biro pa niyang kakamot-kamot. Gago ka! Asik ko sa kanya saka pinukul ito ng masamang tingin. Tumawa naman ng ungas at nag-peace sign. Joke lang, ang seryoso mo. Hindi ako sumagot, kaya naman nanahimik siya. Tila ba nagpapakiramdaman lang kami ng mga oras na yon kung sino ang unang magsasalita. Ilang saglit pa nga, tumikim si Seichi bago magsalita. Nakataas ang mga kilay ko naman na binalingan siya ng tingin. Nakayuko ang ungas na parabang hiyang-hiya. I'm sorry dahil sa nangyari last time. Yung ipinakilala kitang fiancé sa kaibigan mo. Nakanguso niyang saad habang nananatiling nakayuko pa rin. Kung gusto mo, ipapahanap ko siya tapos babawi. Okay na yon, putol ko sa sinasabi niya. Sa sinabi kong yon ay nag-angat siya ng tingin. Hindi makapaniwala kung kaya't inulit ko ang sinabi. Ang sabi ko, okay na yon. Mainit lang talaga ulo ko nun kasi nga nag-away kami ni Papa, di ba? Tumango naman ito, tapos sumabay ka pa, dagdag ko pa. Sa sinabi kong yun ay tila nabunutan siya ng tinik at umaliwalas ang muka. So, di ka nagalit? Pati na tayo? Hindi na nga. Huwag pa ulit-ulit, say. Nakakabobo yan. Akala ko pa naman kaya sinabi mong hayaan ko na kasi gusto mo rin. Pumapalatak pang hirit pa ng ungas. Gago! Galing ka lang ng Japan, nabaliw ka na! Sabay sinuntok ko siya ng mahina sa balikat. Ngumuso naman ang ungas sa akin. Kahit kailan talaga, napaka-mean mo. Mean your face? Dinalhan mo ba ako ng pasalubong? Yung alak? Maangas pang tanong ko. Nakasimangot pa rin ang damuho. Hindi mapinta ang muka. Kupal talaga. Lihim akong napailing dahil doon. Oo, dinalang kita na sa akin. Happy?
Nagmamaktol pa rin tugon niya. Hindi ko naman pinansin ang pag-iinarte ng ungas. Good! Tumatangong-tangong saad ko. Teka, ano nga palang ginawa mo dun? Pinagalitan ka ba ng tatay mo hapon? Sa sinabi kong yun ay nagbago ang ekspresyon niya. Sumeryoso ito at sa pakiwari ko ay may hindi magandang nangyari. Wala yun, namiss daw niya ako. Sinungaling! Pero hindi ko na isinatinig pa yun. Kilala ko si Seishi. Magsasabi siya kapag gusto na niyang pag-usapan. I see. Yun na lamang ang sinagot ko. Eh ikaw, sino ba yung Precious na yun? Saan mo nakilala? Parang may gusto pa ata sa'yo ah. Pag-iba niya ng usapan. Daglian namang sumama ang mukha ko. Gago, siya yung nagligtas sa akin nung nabaril ako sa bar mo. Di mo ba natatandaan yung pangalan niya, ha? Nagulat naman ang damuho sa narinig. Talaga? Ba't di mo sinabi agad? Di mo lang ako nakapagpasalamat. Nanghihinayang pangturan niya. Tumayo na ako dahil pakiramdam ko ay nananakit na ang puwitan ko sa matagal na pagkakaupo. Saka yun pinagpagan. Iya mo na, may iba pa namang pagkakataon. Kibit balikat kong saad at saka tumalikod na. Ganon! Intayin mo ko! Narinig ko pang sigaw niya saka nagmamadaling sumunod sa akin.